Ang get, pwede magtanong. May gusto akong malaman, baka meron ka sagot. Ang get, pwede magtanong. Kailangan ko ng tulong, baka meron ka sagot. Ang get, pwede magtanong. May gusto akong malaman, baka meron ka sagot. Ang get, pwede magtanong. Kailangan ko ng tulong, baka meron ka sagot. Ang get, pwede magtanong. May gusto akong malaman, baka meron ka sagot. Ang get, pwede magtanong. Kailangan ko ng tulong, baka meron ka sagot. Ang get, pwede magtanong. May gusto akong malaman, baka meron ka sagot. Ang get, pwede magtanong. Kailangan ko ng tulong, baka meron ka sagot. Hi! Hello sa inyong lahat! Eto na naman tayo. Magkakasama na naman tayo ngayong Friday night dahil eto na talaga ang ultimate gimmick na nangyayari tuwing Biyernes ng gabi. Dito yan sa Ask Angelica! At eto na nga kayo, mga mamsi! Happy Halloween sa inyong lahat! Napakabilis na talaga ng pagpatak ng mga araw dahil nagsimula tayo sa umpisa. Malamang, tapos ngayon, my gosh, Halloween na at nakakulong pa rin tayo sa ating mga bahay-bahay at kailangan pa rin natin mag-ingat pag tayo ay lumalabas. Ako meron akong horror story, recently lang talaga, as in very, very recent lang. Ikinagulat ko na lang na biglang may tumatawag sa akin at ang tumatawag sa akin ay ang ex ko. Yun na nga, mga mami. Hindi ba dapat kilabutan ka pagka nangyari yun sa'yo? Diyos ko, nanunumbalik ang nakaraan. Kaya talaga namang nakakakilabot. Pero baka nga talagang tunay siyang ghost. Kaya nagpaparamdam dahil Halloween na. Kung meron kayong mga ganyang klaseng experience, i-share nyo yan. At alam nyo, hindi naman din lahat ng mga bagay-bagay, nakakatakot isipin. Hindi lahat ng past ay nakakatakot. May mga past na masayang balik-balikan. Reunion! Mga ganyan. So, syempre, mag-reunion kayo with friends and family. Masaya yan. Kaya naman ang pag-uusapan natin ay ang reunions and everything about the past. Napapanood nyo kami sa lahat ng mga social media platforms ng Star Cinema. Kaya naman, kung may gusto kang i-share, i-tweet mo na yan, ibuga mo na yan, ilabas mo na yan dito lang sa Ask Angelica. Kailangan tapangan natin dahil pag-uusapan natin ang past, bawal ang marumpok. At dahil pag-uusapan natin yan at bawal ang marumpok, dapat may kasama kang mga tropang totoo. I miss Titi. I miss my titties. Kaya naman huwag natin patagalin pa. Nandito si Lucky and Cipriano and Via Antonio. Magtanong, mga titi. May gusto akong malaman, baka meron ka sagot. Ang get, pwede magtanong. Kailangan ko ng tulong, baka meron ka sagot. Cheers tayo. Cheers tayo. Cheers tayo. Tayo, mga katiti. O ito, may tanong ako sa inyo bukod sa kamustahan. Meron ba kayong mga biggest regret sa past? Ngayon lang kasi, di ba sabi, nagmamasters ako ngayon, nag-aaral ako. Feeling ko sana mas naagahan ko siguro yung pagsusumikap tsaka yung pag-a-achieve ng mataas na grades. Ikaw, Morbs, ano ang iyong biggest regret? Yung mga oras na sana binigay ko sa sarili ko, pero binigay ko sa ibang tao. May times na mas pinipili ko na i-prioritize yung trabaho ko, pwedeng nag-travel sana ako mag-isa na, alam mo yun, parang ganun. Ikaw, Morbs? Yung mami ko, namatay siya nang hindi kami ready. Though, syempre natutuwa ko doon na kung paano ka dapat nag-spend time sa mga taong mahal mo. That's a mommy moment. How to balance din siguro. Kasi hindi lang naman isang tao yung mahal mo, di ba? Hindi lang yung asawa mo, hindi lang yung anak mo. Di ba? Buong pamilya yon. May mga kaibigan ka pa, may trabaho ka pang mahal. Kaya siguro ngayon, naging very important sa akin yung oras. Kaya bawal lang nalilate. Parang pag nagbibigay ka ng oras, dapat may nagbibigay din talaga ng oras para sa'yo. Yun lang naman yun. Kaya ako, eto talaga, excited ako sa mga magiging bisita natin ngayon. Kasi malalapit sila sa mga puso ko. Pakiramdam ko, itinadhana talaga kami. Talagang itinadhana itong reunion na to. Deserve na namin na magkaroon ng reunion. At
makakasama rin kayo syempre yung dalawa at ang iba pa nating mga bisita at mapapanood tayo live na live sa lahat ng social media platforms ng Star Cinema again. So kaya mag-tweet kayo kung anong mga nararamdaman nyo, gaano kayo ka-excited, ano yung mga gusto nyong i-share and itanong. So huwag na natin patagalin pa, nandito ang mga talagang napakahuhusay kong bisita ngayong gabi. Unang-una, ano ba siya? Director, writer, producer, influencer, podcaster. Lahat ng Earth, pinasok niya. Please welcome Antoinette Padowner. Padowner. Hello. Padowner. Gusto ko kung malaman baka meron ka sagotan. Sayo naman tayo dyan direct. Kailangan ko malaman meron ka sagotan. Hindi pwede ma-break. Naku, magkakasumpa. Pag binrake mo, yung pagsasayaw, mag-break kayo ni Dan. Angge, pwede magtanong. May gusto akong malaman, baka meron ka sagot. Angge, pwede magtanong. Kailangan ko ng tulong, baka meron ka sagot. Gusto ko yung ganun. Si Kim Cho gumawa nun eh. Yeah, siya po ang choreographer. Talaga? Siya yung una niya? Yes. Sino pa yun po ang na-aprubahan. Baka gusto niyang makasabay yung isa pang mahiya. Oh, sige, sabay na kailangan lang kami. Kailangan na makasabay. Okay, sige. Consideration. Na, ano naman siya? Actor, singer, guitarist, emoter, driver, boxer, and everything. Boxer. Tawagin na natin, JM De Guzman. Pwede magtanong. May gusto akong malaman, baka meron ka sagot. Angge, pwede magtanong. Kailangan ko ng tulong, baka meron ka sagot. Kamusta, JM? Ay naman. Wow! Taas na energy natin, JM! So, ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay usapang nakaraan. Kailangan nating mag-bookingan kung ano nga ba talagang ating mga nakaraan. Pero ito, nakaraan na din tong story na to, Direkto Net. Nabalitaan ko na yung isang beses na talagang nainis sa'yo si Direkto Dan, ang inyong fiancé, nainis siya sa'yo dahil makakalimutin ka daw. So marami kang naiwan nung nag-Europe kayo. Tapos, dahil marami kang naiwan, naisipan niyang iwan ka na lang din niya. Hindi, ang nangyari, maliit na bagay lang naman yung nagawa ko. Yung pera namin, nanakaw. Maliit na bagay? Maliit na bagay. Nanakaw yung pera namin kasi cash yung, syempre cash. Nahulog ko siya habang naglalakad kami. Buti na lang, mabuti ang loob nung nakapulot. So, binalik niya sa amin. Yung pangalawa sa metro, sa MRT nila. MRT. Nanakaw eh. So, wala na kami pera. So, may confrontation scene kami doon sa ano. Hindi na namin ginalang yung Paris. Nasa ilalim ng Eiffel Tower yung nagahalikan at nag-ano. Ayaw! Nag-aaway kami. Hindi na namin. Wala kami pinipili talaga na ano. Pero okay naman. Hindi ko naman nire-regret yun kasi nandun pa rin naman kami. Ito kay JM, interesado akong malaman to eh. Kasi, nagpa... Hoy! Nagpatatoo ka daw. Kita pwede. Ayan, ayan, ayan. Ayan, o. Bago lang ba yan, Tol? Happy face! Kevin, pakita! Happy face! Di pa lapit na puwet. Maglaro tayo. Yung tanong lang. Tapos, arte-arte lang. Yung pwede kayo magsabi ng totoo, pwedeng hindi. Tapos, ano, hulaan namin kung totoo o hindi. Pag na-prove namin na nagsisinungaling kayo, sasayaw ka direct. Ikaw lang yung sasayaw. Ang sasayaw ngayon. Ang parusa sa'yo lang, sasayaw ka. Ito, ang pinakaunang tanong. Meron ba kayong project na nagawa na pinakaayaw nyo? Oo, may nandaya sa amin ng producer na gawin yung isang proyekto. Oh. Medyo sensitive yung scenes. So, inuna niya yung sensitive scenes. Pero hindi niya tinapos yung pelikula. Baka naman nabudol ka lang din. Hindi talaga sila taga-industriya. Oh, wow. Baka naman sa porn mo na. Hanapin ko nga ba? Ikaw talaga meron ka pang ano, least favorite sa mga naggawa mo. Masaya naman ako sa lahat. Pero siguro yung process na hindi ko, sana mas
mas may nabigay pa ako. Yung first film ko sa Star Cinema, yung You're My Boss. Looking back, hindi naging wise yung mga ibang decision ko. Mas sa process ko as director. Nga, kasi bagets pa ako. Diba minsan namalating yung point na parang, ayaw magtrabaho today, gusto ko pang matulog, or parang may pinagdadaanan ka, gusto mo pag-isa, talagang kahit gusto mo maging professional, hindi mo kayang pumasok. Meron na ba kayong mga ganong experiences? Ano yung dahilan na binigay nyo? Burnout. Ang halito, 2 years yata kami nag-run nun eh. Napagod. Tapos ang genre mas heavy drama. Ikaw, direct, may isa ka na bang... Ikaw, mahirap kasi bilang director, di ba? Oo nga eh, mahirap yung director. Ay, ikaw usapan eh. Tsaka yung siguro yung hindi ako pumasok. Nung PA pa ako, pero hindi naman ako ganun ka makapangyarihan para ipack up yung pack up yung shooting dahil wala yung PA. Siyempre, nung baggage pa tayo, kaya natin yung pagka-pack up, iinom ka, wow! Tapos feeling mo kaya mo pang pumasok nung araw na yun. Tapos nung time na yun, hindi ko kinaya. Napalitan naman nila ako. Sino naman yung pinakamasayang katrabaho ever? Uy, pwedeng huwag niyo sabihin ako kasi parang, oh my God, nakakaya naman. Favorite ko yung child star dati na nag-play ng Becky. Kasi si Angge, sobrang masaya talaga kasama sa set. Oh. Saka kasi si Angge, kapag walang take, kapag hindi pa nagtitake, sobrang daldal niya. Na kinakabahan ako na pagdrama yung kukunan, feeling ko hindi niya makakaya. Kasi sobrang saya niya yung ano to si Te, wala man lang preparation pero pag sumalang sa ano ay iba rin to si bakla. Ako si Chong. Okay. Joey. Saya kasama. Da, parang positive force siya talaga. Totoo naman yan, totoo. Ako masasabi ko sa mga katrabaho yan, si Z. Wow! Sa director, yung pinaka-least ko si Tonet. Mm-hmm. Favorite ko. Siyempre, alam mo, nung nakatrabaho ko si Tonet, talagang ano siya sa akin, parang bumaliktad yung mundo ko na indie to, di ba? Yung bakit ano, bakit ang saya? Yung, di ba kasi pag indie, yung mahirap ka, tapos taong grasa ka, pa-MMK, di ba? Ganun yung iniisip ko sa indie. So, ito yung, okay ah, ang sarap. Tapos, may lawak pagdating sa kanya. And parang magmula nun, na-realize namin na hanggang dito na lang kami. Hindi na kami nakapagtrabaho ulit eh. Wala pa tayo sa tanungan. Ang dami na nating nalaman. So bago tayo magtanungan, alam na natin to, mga katiti. Ito na to, mga katiti. Ito na. Ayuda, 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 ayuda. Ang tawag dito ay Korean Bonds, galing kay Gem's Healthy Kitchen. Tapos, kailangan nyo siyang i-search sa Facebook ang Gem's Healthy Kitchen at ganun din sa Instagram. Thank you so much, Gem's Healthy Kitchen. At thank you din dahil may nagpadala sa amin ni Kian ang baked California Mac Overload. At may dessert pa na Dream Pie. Charap, charap! Tapos ito'y pala yung overload na, of course, ang the famous mga kani-kani at mga California mga. Salamat sa Case Food Delicious PH. Ayan. Ay, masarap siya ha, in fairness. Dapat supportahan natin ang ating mga home entrepreneurs dahil sila ay mga small businesses na nagsisimula sa kanilang mga bahay-bahay o balur-balur. Eto na nga, makakasama na natin ang ating mga live audience na magtatanong at gagamitin na natin ang ating mga utak-utak kung meron talaga. Eto na sila. Ang mauuna dyan ay si Jeremy Magbanwa. Hi, Jeremy! Eto po, maulan po sa amin ngayon. Hello po! Ako, maulan na talaga ngayon. Tagbasa. Ano kaya? May concern po ako. Anong concern?
Concerned mo. I had a bad concerned ko po kasi I had a bad experience sa mga reunions. And then, minsan sabihin pa nila na, oh, yan, si Jeremy, ano na yan, professional na yan, malaki na sahod yan. Ayaw mo bayaran yung bill nila para masabing ikaw yung may pinakamalaking bayad? Charot lang. Yung ano, kunwari pagdating sa mga sahod, sabihin nila, oh, mas mataas na yung sahod mo sa amin kasi architect ka, ano, ganyan. Nasasagot ko na minsan kapag may matanda, minsan nasasagot ko sila. Eh yun, sa mga ganong klaseng pagkakataon, how do you handle this kind of people? Parang nasabi mo na architect ka. Ipagtayo mo sila ng bahay, isa-isa. Yung naregalo mo sa kanila, lagyan mo ng design. Oh, pero wag mo lagyan ng hagdan, sila na yung hagdan. O, oh, diba? Ang galing nyo. Ang galing nyo, diba? Kayo sa hagdan. Mabali mo na hindi ka ganun kagaling. Diba? Naman pantay-pantay lang tayo. O baka hinihingan ka ba ng pera? Hindi, yun na ngayon minsan eh. Parang kapag nagkaasaran na minsan di event or after the reunion, yun, nagkakaroon ng mga, uy, naalala mo pa ba ako? Ganyan, ako yung classmate mo ng ganito. Pagka may sinasabi sa'yo na, oh, ito, architect, ganyan, an taas na nang narating sa buhay, eh di, wow, di ba? Ano mo yun? Yun eh. Ano mo yun? Pride mo yun. Achievement mo yun. Kailangan mo maging proud doon. Pero kung makikinabang din sila, doon sa na-achieve mo, depende yan sa'yo at sa tingin mo dito sa taong nang hihingi sa'yo. Kasi ang hiram ngayon, hindi na hiram. Hingi na yan. Mapapera man yan o jowa mo. Mas matindi yun. Hiniram. Abay, parang bakit sa'yo? Ganun na ngayon eh. Parang kanila na yun kagad. So, ingat tayo dyan. Pagkausapang pera. Kasi ni for sure niya babalik. So, dapat ang isipin mo dyan, tulong na lang. Kung malalim naman yung bulsa mo. Pero kung hindi, pag-pray mo, sabihin mo, ipag-pray ko na lang po kayo na sana magkaroon din kayo ng sipag, katulad ko. Jeremy, may napulot ka bang sagot? Wala naman. Wala kang napulot na sagot? Wala naman, napadaan lang. Eh, marami naman ang napulot. Yeah. Maging ano ka lang din, maging komedyante ka, yung daanin mo lahat sa sense of humor. Yan yung car, and. Sayang mo ng konti, di ba? Pwede rin, mind your own business. Kung hindi ka komportable sa isang lugar, bakit mo ilalagay yung posisyon mo dun sa lugar na yon? Eh, sa bahay pala nila yung reunion. Sila pala yung host. Walang hagdan yung bahay nila. Thank you, Jeremy. Ang susunod nating bisita na susubukan niya na gamitin ang utak natin, tignan natin kung mapapagana niya. Hi, Gwen! Good evening po. So, yung concern ko po ngayon is, meron po kasi akong isang close friend nung college. Tapos nawala yung communication namin after graduation. So, siguro mga 5 years, 6 years. Tapos after no, nagulat ako na parang nag-message siya. Tapos nag-like ng photo. Tapos nag-Instagram story react mga ganun. Tapos parang medyo bola-bola. Siyempre, parang yung feeling ko noon, gusto niya mag-reconnect, ganun. Tapos parang after ilang weeks na ginagawa niya yun, bigla na siyang nag-message nung mahaba. Tapos parang ang gusto niya lang sabihin is, pwede ba siyang mangutang? Parang nung nagsabi na siya na pwede mangutang, sobrang na-feel ko na parang awkward naman. So ano po yung mabibigay niyo na tips sa ganung situation? Paano siya i-deal with this? Pwede ka kasi maging honest. Pwede mong sabihin na babae ba siya? Babae ba? Or ano? Lalaki po. Lalaki. O di, kung ano yung tawagan nyo, di ba parang bro, tol, or kahit mismo sa pangalan niya na parang, alam mo, na-miss kita. Genuine yung pagka-miss ko sa'yo. Akala ko lang din, ganun yung naramdaman mo sa akin. Hindi ko lang ina-expect na mangungutang ka. And kung wala ka naman din talagang mapapautang at hindi ka ganun na tao, kasi tulad nga ng sinabi natin kanina, ang utang ay pagbigay tulong na hindi, huwag ka na mag-expect na babalik yan sa'yo. Magkano ba? Gano'n ba kalaki? Parang placement fee. So parang nag-effort pa po siya ng 2 weeks na parang
hello, hello, tapos hi, hi. Feeling ko po hindi lang po ako yung sinendan niya nun. Parang madami, parang makaipon siya ng for placement. Siyempre, parang nag-reach out siya na genuinely na kailangan niya ng ganun something, blah, blah, blah. Kaya medyo awkward din ako. Parang ganun. So, malaking mga 15,000. Mga ganun po. Kasi placement fee. Pinaghirapan mo yan. Bakit iba yung makinabang? Dapat ikaw. Tayong lahat kasi meron tayong mentality na gusto natin maging mabuting tao. Tapos gusto nating, gusto kong tulungan, naawa ko. Kaya lang, kailangan natin maging practical, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Hindi option yung pagiging mabuting tao na lang. Kailangan practical tayong tao na nag-iisip para din sa mga sarili natin at sa pamilya natin. Hindi hindi para sa ibang tao. Right. Kasi feeling ko kasi nagigilty si Gwen na wala siyang itutulong. So sa akin, kasi naka-experience na rin ako ng ganyan, pero pinag-isipan ko kung tutulungan ko ba siya or hindi. So baka pwede ring tignan mo sa isang banda na sa ibang paraan, baka pwedeng magbigay ka ng suggestion, kanino siya pwedeng mas makahingi ng pera, baka pwedeng may online business ba siya, pwede kang bumili dun sa online business niya. Five or kunyari, sa 50,000, bigay ka ng 5 pesos, ganun. Para hindi ka lang mag-guilty. Kumbaga, pero malaking bagay. Oo, di ba? Kunyari, 1,000, di okay lang. Yeah. 50 friends na 1,000, ganun. Para lang hindi ka mag-guilty. Pero, okay lang naman na mag-guilty. Pero syempre, isipin mo rin yung sarili mo. Baka mamaya magbibigay ka ng 1,000, pero ikaw, nahirapan kang bumili ng pagkain mo para sa sarili. Si JM, ano ang masasabi ni JM? The fact na may data siya, na nakapag-internet siya, nagda-like siya sa mga IG posts mo, nakapag-message mo, siya ganun pa. Ayaw pa niya. Tama din naman. May so, isipin mo rin yung part na yun. Huwag natin i-tolerate yung ganun. Tama. Lahat tayo nasa pandemya, lahat tayo makayod para sa sarili natin. Malakas pa siya at kaya niyang maghanap ng trabaho. Maghanap siya ng trabaho. Truth Decay! Thank you, Gwen. Sana natulungan ka namin. Salamat po. Thank you. Ang susunod nating bisita ay si Gariel Bacomo. May concern po kasi ako. There's this guy that I dated 2 years ago and hindi po kami nag-break because of some personal issues. Then dumating yung time na nagkaroon siya ng girlfriend. And habang sila, nag-chat pa rin siya sa akin like every month. And niyayaya niya po akong lumabas. Pero syempre ako, nire-reject ko siya kasi nire-respeto ko yung relationship nila. Then, earlier this year, nag-break sila and after a couple of months, nag-reach out po siya ulit sa akin. Gusto ko sanang mag-work kami kaso may doubt sa akin na baka gawin niya rin sa akin yung ginawa niya sa ex niya. Question ko po is, okay lang ba man-judge ng tao based sa past niya? Sa akin, huwag mo siya i-judge, pero okay na maging sana tumalas yung awareness mo dahil sa ginagawa niya. For me, honestly, kung nagawa niya kasi sa iba, though hindi mo kasi masusukat yung intensity may mga tao kasing nagbabago dahil sa intensity nung nararamdaman nila na parang, hindi, ito talaga yun Baka nga naman, ikaw talaga. May mga nangyayaring hindi talaga nag-work out dun sa present mo kasi na-meet ka na Baka kaya hindi nag-work out kung iisipin natin to sa positibong paraan sa nakakakilig na paraan na parang, baka ako kasi talaga. Kaya lang, katulad din sinabi ni JM, kailangan mong ingatan yung mga kilos at galaw mo. Pwede mong bigyan ng pagkakataon, pero kailangan mong maging mapagmatsag. Mapagmatsag, yeah. Ikaw, Greg, opinion ka ba dyan? Sa akin, te, nagmamadali ka ba? Hindi ka naman pala nagmamadali kasi, kasi maganda ka naman. I'm sure matalino ka. So, think yourself as a catch. So, hindi siya aalis, di siya taxi. Siya yung maghabol sa'yo. Pero, kung merong ibang mga lalaki na nandyan sa paligid, ay entertain mo sila kasi baka feeling niya, naka-ano ka lang sa kanya, naghihintay ka sa ano niya. Yeah. Diba?
Bakit yung ex ba niya umiilaw? Hindi naman, di ba? Oh, baka may mahanap ka bang umiilaw? Hindi yung pagaling po niya sa akin. Yung umiilaw ba? Bumbil niya po. Kung umiilaw, go mo na yan. Oh, kung umiilaw, go. Pero kung hindi naman, oo. Kaya mo siyang mag-ano. Kaya ano, pahirapan mo. Doon mo malalaman kung totoong ano, last lang yan o totoong gusto ka niya. Maraming maraming salamat, Gabriel! Okay, thank you! Sana natulungan ka namin. Ay, nako! Kung tumutuwa tayo sa tatlong nagtanong, we have another set of questions, mga mami. Video number one, pasok! My question is, paano ko mapapatawad ang sarili ko for hurting people that I love in the past? Thank you! By acceptance, na nagkamali ka rin, na hindi lang siya. Kasi yung pride, yung pinakamahirap na lamunin. So once na na-accept mo yon, I think, ang dali-daling-dalinan. After nun, di ba, mag-reflect ka, tignan mo ano yung mga hindi mo rin nagustuhan. Ikaw, direkto na yun. Hindi, meron na sabihin. Tama na sinabi. Kaya pa ba? Ain't it Sunday? Oh my God! Kaya pa yun. Di ba pag nasaktan ka na before, alam mo na may stages yan eh. Diba, pain, anger, bitterness. Dapat alam mo rin na mapupunta ka dun sa stage ng forgiveness bago ka talaga ma-fully makalaya dun sa sakit na yun. Kung nasaktan ka na dati, kung naulit pa yan, hindi mo alam yun, ganang mangyayari, di. So, stuck up rin, same na kumunoy. May thunder kanina yun, no? Ako lang ba yun? Alright! So, first question yun, dako tayo sa start! Alright! 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 Hi, my concern is may ex ako na tuwing kakabreak lang nila ng girlfriend niya is babalikan ako. And ako naman sobrang fragile ko, tatanggapin ko pa siya with open arms. Alam ko namang mali na and katangahan na. Pero feeling ko kasi trapped ako sa past kaya ako ganito. So may advice ba kayo para successfully makamove on na ako and hindi na ako magpaloko? Gusto kitang ampunin. Gusto ko, sino yan? Gusto ko ampunin. Tuturuan ko lang ng lesson. Dito lang siya yung malayo. Kasi anong katangahan yung ginagawa niya? Ano siya? Gano'n ka ba yung tingin niya sa sarili niya? Girl, kailangan mong tignan yung worth mo. Gawin mong project kung ano yung mga magaganda sa'yo, ano yung kamahal-mahal tungkol sa'yo. Para mahalin mo rin yung sarili mo. Kasi yung ginagawa mo, nakasadlak ka na. Standby ka na lang. Ano ka, ganyan ka habang buhay? Hindi ka aparato, hindi ka live, hindi ka bagay, isa kang living thing. Dapat kang alagaan, dapat kang nurture habang buhay. Aww. Hindi yung kung kailan ka lang kailangan. Wow. Nakakainit ka ng ulo, talagang gusto ko tang kitain, nangigigil ako sa'yo. Ano yung trip na pinapasukan mo? Pinasok ko yan eh. Either self pala yung kausap niya, guys. The agent niya pala yun. Object pala yun or night scene. You don't. Okay? Next. So my concern is, yung best friend ko since high school, pinagpalit ko from my current boyfriend. Kasi nagka-clash kasi sila. Kaya kailangan kong mamili. Tapos araw-araw ko rin siyang iniisip. Tapos nasa huli din pala yung pagsisisi. So too late na bang mag-reach out sa best friend ko? Kung yung question niya, too late na ba para mag-reach out sa best friend? Hindi pa too late. Yes. Pero ang question ko kasi, bakit kailangan pumili? Bakit ka kailangan pumili sa best friend tsaka sa boyfriend? Eh, magkaiba naman sila ng binibigay sa'yo klase ng pagmamahal. I mean, anong klaseng boyfriend yung
papapiliin kang yung hayaan niyang mawalay ka dun sa best friend mo na mas nauna naman talaga yung best friend mo sa buhay mo, di ba? At anong klase din namang best friend yung alam niyang masaya ka dun sa boyfriend mo? At di ba? Yung reunion kasi pwede siyang mag-take ng jealousy eh. Baka yun eh, di ba? Parang may ibang instances na pwedeng jealousy din yung usually yung jealousy doon ang gagaling eh. Doon sa, uy, wala ako dyan. Hindi ko yung experience. Hindi pa ako part ng life mo nung nangyari yan. So parang ano ka niyan? Sino ka niyan? Anong ginagawa mo ng mga panahon na yan? Saan tayong tanong? Kasi wala tayong sagot. Kasi wala na tayong sagot. Konnichiwa. Ang past natin, hindi natin siya dapat ibalik at hindi na natin siya maibabalik. One thing na magagawa natin sa past natin ay matuto tayo. Tapos, pag natuto tayo, hindi natin ulitin. Let's repair it. Let's reconstruct it. Let's remodel ourselves. Para pag nangyari yun, there's a better version of you. Para mas maayos na din yung self-representation mo. Wow! Self-representation! So yun nga, so mas maayos ka, ano, parang hindi talaga maganda mag-judge ng kahit na sino. Diba sa driving, yung, my God, ba't hindi mo kaya mag-overtake? Tang***o, okay, nandyan, yung, may road rage ka na gano'n. Kasi feeling mo kaya mong solusyonan, pero hindi lahat pare-parehas. Yung driver sa harapan mo, hindi mo kaparehas. Iba-iba po tayo ng take sa life, iba-iba po tayo ng take sa driving, iba-iba po tayo ng take sa love advice and sa heartbreak. So, kaya naman, ang naisip ko, huwag tayo maging judgmental pagdating sa past. Kasi maganda na nagiging woke na yung sistema natin ngayon. Sana nga magtuloy-tuloy eh. Sana magtuloy-tuloy na hindi tama yung red tagging. Ang daming natatakot to express. Pero to express is to be free. Yeah, gusto ko lang din maging supportive sa mga kaibigan natin kung edit out nila to bala sila. I wanna be supportive with Angel, Liza, and Catriona. Sa lahat ng nangyayaring to. Dadyo na, cheers tayo. Woohoo! Cheers, sir! Wala na ako. Angge, pwede magtanong. May gusto akong malaman, baka meron ka sago. Angge, pwede magtanong. Kailangan ko ng tulong, baka meron ka sago. Yun, mapasok ko lang, guys. You have now completed this lesson. Showing na ang U-turn starring Kim Chu, Tony La Russa, and of course, J.M. De Guzman and yours truly. Binabasa ko lang. Mapapanood ito through KTX, iWant, Signal, at Sky Cable. And for more details, just check Star Cinema's social media page. So, huwag niyong kalimutan U-turn. Saktong-sakto yan, magtakutan tayo, guys. Ikaw, Marbs, may papromote ka? Meron akong bagong kanta tayo, yung kanta Make Me Fly. Available na yan sa lahat ng digital. Lilipad ka dyan? Lilipad tayo dyan. Sana pakinggan nyo. Kanta ko yun para sa inyong lahat. Tapos may bago akong single na i-release din. Kakolaborate ko naman ng mahal kong asawa si Chin. Ang title ng kanta, Sulit. Sana pakinggan nyo rin. Salamat. Ay, sumukong pakinggan nyo yung podcast namin sa Spotify. Search nyo yung Ang Walang Kwentang Podcast. Wala. Ay, the lang din. Yung Excess Baggage din, nasa Netflix na... Ay, anong pelikula lang? Thunder. Pwede try ulit. Excess Baggage. Hindi ko rin naman naisip. Okay. Lumabas na lang sa bibig ko eh. Ah, show niya to eh. Oo. It's just a part of the universe. Hanggi, hayop ka. Hayop ka. Eto na nga, palabas na nga ang Hayop Ka. Ang
pinakaunang animated film sa Netflix Philippines. Hayop ka. And please watch us now. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi dito sa Ask Angelica. Kung meron kayong mga tanong at gusto nyong mag-share ng inyong mga experiences, pwede naman kayong mag-share ng inyong na pagdaanan sa askangelicastarcinema@gmail.com. So welcome na welcome po kayo dyan at makakasama namin kayo dito every Friday night. Thank you so much! Magkita-kita tayo ulit next week dito lang sa Ask Angelica! Angge, pwede magtanong? May gusto akong malaman, baka meron ka sagot. Angge, pwede magtanong? Kailangan ko ng tulong, baka meron ka sagot. Pwede magtanong, kailangan ko ng tulong, baka meron kasagot.